bakit dinadagdagan ni grocery ang aking ilista? Yan ang aking i-share sa inyo kung ano ang discarding ko, kung bakit patuloy na dinadagdagan at lumalaki ang aking ilista limit. Hello, hello, hello! Magandang buhay sa ating lahat! Welcome back to my channel! Day is ang inyong tenderang rocketera ng Iloilo, the City of Love! Ayan guys, kamusta kayong lahat? Ngayon ay araw ng Friday at mayroon akong i-share sa inyo about sa palaki na ng palaki yung aking ilista limit kay grocery. Ayan, bakit dinadagdagan ni grocery ang aking ilista? Yan ang aking i-share sa inyo kung ano ang discarding ko, kung bakit patuloy na dinadagdagan at lumalaki ang aking ilista limit. At yan naman ang pagdagdag ni grocery guys ay malaking tulong yan sa Edna store dito na para mapapaikot ko yung aking puhunan na yan na pautang ni grocery. Yun, pinagmamalaki ko sa inyo na itong aking tindahan dito ay paulit-ulit na lang ako. Na pahiram lang ito ni grocery sa akin, ang aking mga paninda dito. Kung mayroon man dito na nawala kay grocery, ay binibili ko yan sa labas, doon sa city, kung makapunta ako, at kung minsan dyan din sa bayan, yung mga iba na wala kay grocery. At mga soft drink naman guys, ay mayroon din yan nagde-deliver dito sa akin. Yung like for example, ng aking mga butin, mayroon din akong delivery niyan dito. At saka, yun ang aking gustong i-share sa inyo, yung kung ano ang aking discarte dito, kung bakit dinadagdagan ni grocery ang aking credit limit kahit hindi naman ako nagpasa ng mga requirements. Ayun. Hindi nga, noong first ano ko dito guys ay, ang pinasa ko lang guys ay ang aking valid, ay yung aking isang ID dito. At saka nagpasa lang ako ng barangay clearance. Ayun, yung barangay permit lang. Kasi wala pa, ang tindahan ko dito guys ay wala pa itong permit talaga na barangay pa lang dito yung sa amin. Ayun, so sana ganito na lang dahil nasa loob naman kami guys, hindi kami sa highway, nasa loob lang at saka kunti lang yung bahay dito sa amin. Kaya wala naman masyadong customer. Ito yung aking mga paninda guys, ay paulit-ulit lang yung aking in-order. Yung aking mga paninda dito ay hindi ako nagtitinda ng hindi fast moving or hindi hinahanap ng mga tumer ko dito, yung mga suki ko. Yung ano to, excuse me guys, may bibili. Ayan, to be continued tayo. Dahil may pumili lang guys ng pillows ang bata. Ayun, nagpapasalamat din ako kay grocery dahil nagtitiwala din siya sa akin. Pero alam nyo ba guys na ito ang aking ginagawa para madagdagan ng madagdagan ni grocery ang aking puhunan dito sa utang na puhunan. Ano ba yung tawag dun? Utang yan guys ang tawag kasi, di ba, ano ba yun? Ilista. O, di ba? Siyempre, utang yun. Binabayaran naman natin. Binabayaran ko naman yan every week. Yun. So, alam nyo ba guys, na nag-start ako dito noon, isang taon na ang nakaraan, mahigit na ngayon, sa isang taon, akong partner ni grocery. Partner ni grocery yung Edna store ko dito. Kasi, nga, tinatawag ko na yan na partner ni grocery. Dahil, siya na ang nagsusupport dito sa aking mga paninda na mayroon siya. Sa kanya ko na yun kinukuha na. Basta, mayroon sa kanya na fast moving, na hinahanap ng mga suki ko dito, ay sa kanya ko na yun kinukuha guys. Kaya, partner, si partner ko na si grocery. Ayun, start ako dito guys ng aking ilista ng 5,000 ang aking paninda at 5,000 din yung binigay nila sa akin na inegosyo. Pero alam nyo ba guys na bago ko yan, na bago nila ako binigyan ng ilista ay matagal pa, mga siguro nag-order pa ako sa kanila ng mahigit sa mga 3 months. Siguro bago ako nabigyan ng 10,000 na yan na inegosyo at paninda. Kaya hanggang ngayon ay pinaikot-ikot ko lang yun. Kaya yun, ngayon ay malaki na siya. Umabot na ako sa 24,500. 16,500 ang aking paninda at 8,000 naman ang aking
inegosyo. Na yung paninda na yan ay mabibili, ma-order ko sa mga groceries nila. At yung mga, at yung inegosyo naman guys ay pinagbibinta ko ng load at saka pinagbabayad ko sa mga bills. Ayan. Kaya, ang ginawa kong discarded dyan guys ay, kasi yan naman ang sabi sa akin, patuloy lang daw akong mag-order every week kay grocery. Tataas din daw yan, dadagdagan din. Pero matagal pa guys, nila dinagdagan ang aking 10K. Siguro umabot din ng mga 3 months din. Ayun, so, di ba ang tagal? Kaya, bago nila dinagdagan ng kaunti. Ayun, 1,000 lang ang dinagdag nila, nagiging 11. Hanggang sa dumagdag sila ng 1,500, dinagdagan naman nila ng another 2,500, ganun. Tapos, nagdagdag na naman sila hanggang sa umabot ngayon ng 24,500. 16,500 ang paninda at 8,000 ang inegosyo. So, malaking tulong yan guys dito sa aking tindahan. Ayun. Ayun guys, malaking tulong talaga, malaki. At 'yon ang aking pinapaikot at every week ay may delivery ako. Kung nasubaybayan ninyo ang aking vlog, kung bago ka pa dito, ayun, i-subscribe mo na si Dai Eds, please. Ayun, dahil sinishare ko lang dito ang aking munting tindahan na utang ang puhunan. 'Yan ang aking ano dito sa aking tindahan. Ang ginagawa ko guys ay ito. Unang-una, umo-order ako ng paninda ni grocery every week. Pangalawa, again guys, kailangan yun kasi na gamitin natin para madagdagan nila tayo. At pangalawa guys ay gagamitin, kailangan talaga natin gamitin si inegosyo nila. Ipambinta natin, pwede natin yun ibinta ng load at pwede din natin ibayad sa mga bills or electric bills. Yung binagbabayaran ko dito guys ay electric bills lang. Ayun yung technique dyan guys, discarded dyan para kahit wala tayong business permit na tinatawag na galing talaga sa ano, ay dinadagdagan pa din kahit barangay permit lang ang ating pinasa kay grocery. Kaya ayun, dahil every week naman ay nandito yung kanilang collector, yung kanilang shippers na nag-collect ng payment ko, kaya siguro nila dinagdagan dahil talagang ano, yung consistent ang aking pag-order sa kanila kahit paunti-unti yon. Yung 16,500 ngayon guys ay hinahati-hati ko. Kung minsan naman, kung medyo ano naman, talagang kailangan at medyo marami ang kailangan dito na wala sa tindahan, inuubos ko yun guys, na mga naka-order ako ng mga mga 10K, 11K, 12K ganyan. Pero kung konti lang naman ang kailangan ko dito, ina-adjust ko din yan guys kasi mahirap din na hindi tayo makapagbayad. Kasi mahirap din na masira yung ating credit line kay grocery, yung ating ano ba, yung name ni Edna Store ay masisira sa kanila, kaya hindi ko yun pinapayagan. Talagang pinagsisikapan ko na mapag-ipunan yung pambayad kay grocery para hindi ako mapalpak guys sa aking due date, makakapagbayad ako. Ilang beses ko na din na-share sa inyo na nakakapagbayad ako. Ang patunay ko guys na nakakabayad ako kay grocery ay ang aking patuloy na pa-deliver sa kanila every week. Once a week lang ako magpa-deliver, either Wednesday or Friday. Yan lang. Ayun, may bibili muna guys. Excuse. Ang unang discarte ko guys ay mag-order every week kay grocery. Pangalawa, magbayad on time. Ayun, huwag magpahuli, huwag magpa-penalty. Pangatlo guys ay yung gamitin ang i-negosyo, pambilin, ibinta ang load ni grocery at ibayad ang sa bills. Ayun, para then every week ay nagko-collect sila sa atin at saka kailangan good payer tayo para madagdagan tayo kahit wala tayong ipinasa na kung ano-ano mang mga na masyadong ano na business permit. Alam ko yung business permit na ano ay malaki na yun ang babayaran kapag sa bayan na sa municipal na, o di ba? At saka mayroon ng mga BIR yan, mga ganyan. Ako dito guys ay wala pa ng ganyan. Kaya thankful din ako dahil hindi pa masyadong strict dito. Barangay permit lang yung ginaparinyo-rinyo sa amin dito. Barangay business permit lang. Kaya 150 lang ang aking binabayaran every year. Kaya thankful naman at ganyan lang yung kanilang ano muna dito sa aming bayan. Kaya yun lang ang aking ma-share sa inyo guys. At yan, ang aking delivery na dumating dahil maingay yan guys. Maingay yung electric pan kaya gin-mute ko na lang. At saka
nagbigla yan, nagpa-music yung kapitbahay, ganun, nagbidyukihan, kaya maingay, tinapos ko pa din yung aking pag-check ng item na yan kahit maingay dahil kailangan kong i-check at i-report kapag mayroong problema. So, ayan, i-share ko na lang, ayan, panoorin, dyan na lang sa background ko, ayan, yung aking hole na yan sa aking mga paninda na dumating, ayan. Kaya, isinama ko na lang dito sa pag-share ko at sa pagbigay ko ng tips and ideas kung paano mapalago ang, kung paano madagdagan at mapalaki ang ating credit limit kay grocery kahit wala naman tayong pinasa doon na business permit na yung galing talaga sa, ano, sa munisipyo. Yun, ang aking ginapasa dito lang guys ay barangay business permit lang. Tsaka, nagigawa ako nitong aking i-share kong ito na paano ko na papalaki, paano din nadagdagan ang aking credit limit kay grocery. Kinabukasan na guys nung matahimik na. Matahimik na. Ayun, so maraming salamat sa inyong panonood at mahaba na siguro ang aking video. Kaya, yun lang ang aking ma-share sa inyo guys. Thank you so much. And kung hindi ka pa nakasubscribe kay Day Edge, please pa-subscribe nyo na at i-click na yung notification bell. Isabay na din yan para ma-notify ka kapag mayroon kang bagong, mayroon akong bagong i-upload at ma-share na mga ganap-ganap dito sa aking munting tindahan sa Edna Store na ang na-proud akong sasabihin na o pinapaikot ko lang ang pahiram na puhunan ni grocery na ngayon ay palaki na ng palaki guys. So malaki na yan para sa akin guys, ang 24,500. Nako, malaki na yan sa para sa akin. Ayun, so kasi hindi ako pwedeng mag-order ng sobrang laki-laki dito guys dahil kung dadamihan ko masyado ang aking mga stock dito guys ay maabutan din naman ng expiration yun. Kaya binabudget ko lang kung ano lang yung kaya na mabinta ko sa loob ng isang linggo or sa kahit may matira na makaka-order na naman ako. Mabilis lang naman umorder kay grocery. Guys, basta marunong tayo magbayad ng ating utang. Ayun, so mega love shout out dyan sa inyong lahat, sa aking mga subscriber, sa baguhan at sa mga old dyan na subscriber na nagtiwala kay Day Edge. Maraming salamat sa inyo guys at sa aking mga silent viewers, sa aking organic viewer dyan, sa aking mga commentors na tuwing may upload akong video ay nagko-comment sila. Mas maganda guys na mag-comment kung nakapanood kayo para mabalikan ko kayo agad. Pero minsan nga guys, I'm very very sorry kung very late ako makabalik sa inyo. Umaabot pa ng mga ilang days bago ko mabalikan dahil sasabihin ko talaga guys na busy-busyhan din si Day Edge minsan. Na mayroon din ako kasing mga racket sa labas, umaalis-alis ako, pagod na din pagdating. Minsan pag humiga na ako, makapag-scroll-scroll ako. Kung dito naman ako nakastay sa tindahan guys, iyan ang makapagbalik-balik talaga ako sa inyo. Mapanood ko talaga yung mga video nyo. Pero asahan nyo guys na kapag nagpanood si Day Edge ng inyong mga video ay tinatapos ko yan. Ano man yan kahaba, nagko-comment ako, nagla-like ako guys para sulit naman yung aking balik sa inyo ang aking support na maibigay sa inyo dahil kayo ay nag-support din sa akin. Kaya maraming salamat talaga guys sa lahat ng mga nanonood ng aking video. Ayan. At siyempre, hindi ko yan makakalimutan ang aking mga Day Angels dyan. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat talaga sa inyong mga sisi, sa inyong patuloy na pag-renew ng inyong membership kay Day Edge. Thank you so much. At yan din ang aking ibabalik sa inyo. At sa gusto pa dyan magpa-member guys, ayan, pasok lang kayo. I-click nyo lang yung join button dyan. At si Day Edge naman ay handang mag-support at magbalik sa inyo. Ayun. At syempre sa aking team survivors dyan, maraming salamat sa inyo mga sis and bro. Ayun, thank you so much sa mga kasari na members sa team survivors. Ayun, sa hindi din kasari, sa aking mga friend na OFW dyan, thank you so much sa inyong support guys. Maraming salamat. Patuloy lang tayo sa support, team survivors at makakatikim din tayo ng blessing galing kay Whitey. Ayun, so thank you so much. Good luck sa ating lahat and happy sailing mga kasari. Bye bye. God bless everyone. Love. Bye bye.